How can emotional and behavioral problems be prevented? Or if they already have begun, how can they be contained? And if they already have become a problem, how can they be solved? The Bible, personal experience and observation can show many ways. And all of this, when filtered by the Word of God, can lead to very interesting solutions or ways that we can get out of this situation, if ever it's happening. Preventing emotional and behavioral problems. Let's say a word of prayer. Heavenly Father, we commit this to you that you may be our speaker. Give us the wisdom to understand your word and to apply this in our daily life. And we pray, Father, that though this event is run by people like us, we pray that you will be the true speaker. So make your servant a channel of your message, but be the messenger. And we ask you, Holy Spirit, lead us, enable us to see, to hear, to understand, and then empower us to apply the truth of the Word of God in our lives. We commit this work to you, O Father, in Jesus' mighty name. Preventing emotional and behavioral problems. At pag inisip ko po yan, it's like negotiating a slope. A slope. Pagka upwards is difficult to climb because of the force of gravity. But also, if you're going downward, it's also difficult. Also because of the same force of gravity. Hindi mo malaman kung ang mahirap ba sa bundok, umakyat o bumaba. Kasi mahirap din bumaba, nakakadulas. And preventing emotional and behavioral problems is like climbing a slope. So remember slope, para lang natin matandaan, S-L-O-P-E. Because I like to suggest a few words that may help us prevent emotional and behavioral problems among children. Not necessarily in the order of importance. Begin with S. School. Send their child to a Christian school. Isang malaking-malaki ng advantage yon. Why? While you're busy at work, doing your other things and businesses, you can rest assured that your child is not only learning biology or chemistry or physics, but also the Word of God and how the Word of God applies to such knowledge. Because knowledge without good character becomes a weapon on reckless hands. Bali, wala ang karunungan kung hindi nakasuko sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. Nagiging kasangkapan lang para tayo maging mayabang, maging palalo, at mapanira. Kaya nakakatuwa na ang mga bata ay meron tayong pwedeng pagdalhan na Christian school. Hindi lang sila tinuturuan ng basic physical knowledge or knowledge of the physical world, but also that of the spiritual realities. Sabi sa Proverbs 22:6, nagasgas na verse na, ginagamit lagi. Pero totoong totoo kasi, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. This is especially necessary if you do not have quantity time for your child. Yung mga quality time, pampalubag-loob lang yan ng mga magulang. Ang kailangan ng mga bata, quantity time. Ngayon, pampalubag-loob, quality time. Structured na structured, programang-programa, pero ang kailangan talaga, quantity time. At kung tayo po, we are not privileged to have that much time. Let's say, you belong to a family where both the father and the mother work outside of the house. Eh, nakakatuwa na rin na isipin na habang hindi natin kasama yung anak natin nasa school, learning verses from the Bible, praying, kung may chapel time pa, may chapel time, and they do Bible studies, and they are introduced to the Lord Jesus Christ in a systematic and a consistent way. So mahalaga po sa ating slope, yung negotiating this kind of possible problems, school. And you should add Sunday school or whatever your local church's version of it is. The child must be brought to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ as early as possible. Dapat nating unahan si Satanas sa heart and mind of our children. Malaki pong debate sa mga communication experts kung ano bang mahalaga, yung mauna o mahuli na magsabi. Pero mukhang mahalagang mauna. Kahit nga may nagsusumbong sa inyo, yung nauna, kakampihan nyo na usually. Pag kami pangalawa nagsumbong, kampi na kayo doon sa nauna eh. So mahalaga na nauuna tayo sa isip ng bata. Bago pa siya makapanood ng mga kung ano-anong cartoon, bago pa siya makarinig ng kung ano-anong mga wild ideas from classmates and from fellow children, bago pa siya maapektuhan ng media, unahan natin ang salita ng Diyos. Of course, it's our primary duty to do that. Pero mahalaga na nakakomplement yung school
Or if not, kumisan yung school na nga nagiging primary source of these teachings eh. Dahil sobrang busy yung mga magulang. Eh kung busy na tayo, hindi na natin maturuan ng Biblia yung mga bata, tapos hindi pa sila pupunta sa Christian school, ano mangyayari? Kaya mahalaga yung school. Meron pong naging pag-aaral sa death row sa National Beloved Prisons, and they found one very interesting information. That none of those people who are at death row ever went to Sunday school. Wala ni isang nakatungtong sa Sunday school doon sa mga nasa death row. Meron kayang kinalaman yon? I believe so. Because the Bible says, train a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. And this is the word of God that we claim. Kaya mahalaga na uuna, school. So ano masasabi ko sa inyo, mga magulang ng paaralan na to? Congratulations for enrolling your child at the Christian School International. Dahil meron na kayong lamang, kumbaga, para maiwasan itong mga problema. It is not a guarantee that your child will be saints and saintly just because they are in a Christian school. But, it's a big head start. Malaking punto na yon. Hindi lagi ang garantiya. Eh kung yung anak nyo nagpunta na sa Christian school, sabihin iba, nasa Christian school na nga yan, ganyan pa eh. Eh kung wala pa yan sa Christian school, ano pa mangyayari dyan? It could be worse. Kaya sabihin nyo, salamat talaga sa Christian school. Kung hindi, baka talagang naging monstrous ang problema. So remember, what's our word to remember? Slope. So tapos na tayo sa S. L naman. How do you prevent emotional and behavioral problems? You need a lot of love. Love. Love the child. Most behavioral problems come from being unloved or underloved. Or, parents, listen to this. From feeling unloved. Loved, pero feel nila, hindi sila love. Because love is not love until you express it. Until you give it away. Until you operationalize this high and lofty idea. Kailangan mahal at pinaparamdam yung pagmamahal na yon. Proverbs 10:12, hatred stirs up dissension, but love covers over all wrongs. Hindi naman clear yung Proverbs kung kaninong wrong yung natakpan nung minamahal o nagmamahal o pareho ba. Pero ang mahalaga, love covers wrongs. Kaya kung mahal na mahal nyo nga ang anak nyo, nagkakamali kayo, madali na lang napapatawad. Sabi nila, kasi mahal naman ako niyan eh. Nataon lang siguro masama yung mood. Pero oras na akala ng bata, hindi mo siya mahal, kahit ang liit-liit na bagay na nagawa mong mali, lumalaki. Kasi ang interpretation niya, kasi hindi niya ako mahal, kaya siya ganyan. It's important to love, and not only to love, but to express that love. 1 Peter 4:8. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. The same theme, natatakpan ng pag-ibig ang maraming pagkakamali. At hindi po ba totoo yun? Pag mahal niyo yung nagkakamali, parang ang laki-laki ng capacity niyo to forgive. Pag anak niyo ang nakabasag ng pagkalaki-laking salamin, parang awkward kasi ang anak ko lumalaki. Subukan niyo kung katulungan nakabasag. Oh, kita niyo na ibig ko sabihin, pag mahal niyo yung nakakagawa, may takip kasi mahal niyo eh. Kaya mahalaga yung may pagmamahal at pagmamahal na ipinapahayag. Proverbs 15:17, better a meal of vegetables where there is love than a fattened calf with hatred. Nung araw kasi ho, hindi uso yung vegetable meal, pang mahirap lang yun, pang maralita. Ngayon kasi, ano na yan eh, signature vegetables, healthful living, no, uso. Pero nung araw, pag vegetable kinakain mo, ay maralita, mahirap. Kaya ngayon mahihirap, malalakas ang katawan eh. Tama pala kinakain nila. No? Pero sabi dito, mabuti pa yung pagkain ng mahirap kaysa masarap na pagkain pagkatapos nagbabangaya naman, nag-aaway yung mga tao doon sa hapagkainan. So mahalaga yung love, not only parental love for the children, but also parental love for each other. There's nothing more that can unsettle a child's sense of security than hearing or knowing about his parents quarreling. Kaya yung pagmamahal ng tatay sa nanay, nanay sa tatay, napakahalaga to create a very deep sense of security in the emotion of the person. So as we have said, love must be expressed. Buti nga ngayon, ang mga magulang, mas madali na mag-express ng love. Ang mga tatay can say na to their children, I love you, na hindi kinikilabutan.
Nung generation namin, when we were children, ang mga tatay parang mga poon. No? Hindi yan nagsasabi ng I love you. Hindi yan hihimas-himas sa'yo. Mabuti nga ngayon, madali-dali nang gawin yan. There was a time when it was so difficult for our elders to be expressive. But even this generation can be more expressive. Love must be verbalized. There is power in the spoken word. Kung hindi kayo agree dito, isipin nyo lahat ng tao na nakasakit ng inyong kalooban very, very deeply. Hindi naman siguro dahil sinuntok kayo o sinampal kayo o sinaksa kayo. Dahil pinagsabihan kayo ng masakit na salita. The power of the spoken word in the negative sense. But on the positive side, there's also power of the verbalized, beautiful ideas like love. Sinasabi, hindi tayo nawawala ng dignity when we say that. So we should learn and relearn to be expressive. So love must also be articulated. Maybe yung love is, ayan, present kayo dito, pinapakita niyo sa mga anak niyo na love niyo sila. Baka magkaroon ng minus 10 pag wala kayo ngayon dito. O kaya ay nahihiya naman yung anak niyo sa kanyang teacher, hindi kayo dumating, so kahit umabsent kayo siguro sa trabaho, o you rearrange your life to be here, that is articulated love. Kaya hindi pwede sabihin sa anak niyo, mahal na mahal kita anak, pero hindi ako pupunta doon sa affair ng mga parents. Bahala ka na sa teacher mo. Gagawa ka ng paraan to articulate that love, to operationalize it, to make it tangible. Siguro yun ay tinitirintas-tirintas mo yung buhok na yung anak, o ginagawa mo siya ng sandwich, a smile, a pat on the back, things like that. Love must be articulated. And love must be on the level, meaning love must be evenly distributed. What do we mean? Show no favoritism. Sinabi ko pong show kasi marami mga magulang ang magsasabing, actually, no matter how much I try, meron talaga akong little favorite eh. Kaya hindi ko na sinabing don't have favorites. Ang sinabi ko na, show no favoritism. Pigil-pigilin niyo naman yung tendency niyo na sobrang i-baby yung isa tapos hindi pansinin yung iba. Kung sakasakaling mahigit sa isa ang inyong anak. Don't show any favoritism based on age. Kasi itong una o ito huli. Paano yung mga gitna? Kaya pinakamaraming complex daw yung mga nasa gitna eh. O kaya don't show favoritism based on gender. O lahat ng lalaki, sige, mag-basketball, maglaro ng maglaro. Yung mga babae, laban ang mga medyas itong mga lalaking ito. Magluto, maglaba, no? Don't show any favoritism based on skill or personality. So much resentment resides in a jealous heart. At sa dinami-rami po nang na-counsel ng inyong lingkod, karamihan yung may mga deep-seated anger sa kanilang kabataan, galit sa magulang dahil may paborito, pero hindi naman ma-express. O kaya galit sa kapatid na paborito. Kaya usually, pag namatay ng mga magulang, lumalabas yung mga ganyang quarrels. Ikaw na nga lagi na nang binibigyan ng nanay natin ng tiyan ng bangus, ako puro likod na lang. Tapos ngayon, ikaw na naman ang merong mana ng lupa, ako hamburger. So makikita natin na nakatanim sa isip ng mga bata. Show no favoritism. Of course, it's always better not to have. But it's your personal business to have or not to have. I'm just asking you, if ever, don't show it. And love must be open to reciprocation. Allow the child to love you back. You don't have to be supermen and superwomen as parents. You may allow them to help you. You may show them a weak part of you. So be available to love and be loved. And be open to love and be loved. That love is shared. Hindi parang benefactor-beneficiary relationship. But it goes in a circle that you love and you're willing also to accept that kind of love. So let's go to letter O. Another way that we can prevent emotional and behavioral problems. Another system, openness. Nor is the child in a climate of godly openness. The child must be allowed and encouraged to express himself. There was a time when parents were always very happy pag nagsasalita na yung anak nila. Uy, nagsasalita na siya, sabi mo, mama, papa. Tapos pag marunong na talaga magsalita, huwag kang sasagot. Huwag kang magsasalita. No? So, puro suppression.
The child must be permitted, even encouraged, to be open about his thoughts, his feelings, and even his personality and inclinations. Na ang bahay dapat hindi hukuman. A house should not be a courtroom where everybody is judged by the book, but a house is a refuge. A home is a place where you are accepted no matter what. But then you begin from there, and you begin to work together to improve on things that are not truly acceptable. But you always begin with acceptance. That's what the family is for. That's what the family is all about. But you don't stop there. You work together to keep on improving people, personalities. But there must be a climate of acceptance. And then it will encourage openness. Marami pong mga tinanong ako ng mga theologians. Yung akala natin mga napoposessed by evil spirit, naiiba-iba yung boses, naiiba-iba yung itsura, akala natin lahat yung possession, sinasabi po ng mga iba na yung iba doon, hindi talaga demonic possession. Mga sobra lang na-suppress ng childhood nila o mayroong suppressed feeling hindi masabi openly, so the body makes a way to express what cannot be expressed in polite society or in polite family circles. Kaya tuloy yung tao, naiiba pa yung boses, umiikot-ikot yung mata. Pero yun yung hirap ang dinaranas sa mga tao dahil na-suppress sila. Especially if the parents are over-domineering. Hindi na makapagsabi ng hindi mo conform doon sa kanilang gusto. And of course, may I caution you parents, please don't force your children to become like you. Is it not going to be a horrible world if everybody's like us? So, kung doktor kayo, huwag niyo siyang pilitin. Kasi kumisan yung mga hindi natin natupad sa buhay natin, gusto sila tumupad. No? The children become the extensions of our frustrations. And we want them to become champions of the things we weren't able to do. So, mag-aral ka na agriculture kasi hindi ako nakapag-agriculture. Mag-ganito ka kasi yung uncle mo, ganun, o naging ganito, o naging PhD, etc., etc. Ang mahalaga, yung nakikita natin sa commercial, yung gusto ko mag-fine arts, sabi niya, suportahan ta ka. Eh, sa yan ang hilig mo eh. Bakit ka pipiliting maging katulad ko? Mamaya, if nature would take its course, mauuna akong mamatay kaysa sa'yo, paano ka na kung wala na ako? Wala ka ng audience, wala ka ng piniplease? Then you're stuck with a career, you are stuck with a lifestyle that you don't like. One of the best gifts of parenting is setting people free. The moment the umbilical cord is cut from the womb, the process of setting people free begins. And it never really fully ends until we realize that the role of the parent is to make the child grow and become how God designed him or her, not what we want for the child. Lalo yung mga magulang na pinipilit yung anak maging laging first honor. Talagang kutak-kutakot na blackmail, pananakot, no? Harassment, para maging honor. Kasi pala nanay gusto niya, tuwing graduation siya, ang akyat ng akyat sa entablado. You know, sometimes it becomes a cruel contest among mothers and fathers. And the children become hopeless pawns in our cruel chess games. Sometimes even in our social climbing. No? Yung mga bata ang nagiging pawn. Kawawa naman sila. This is not what parents are supposed to do. Pati ang ministry ni Lord, ang ministry ng Christianity is to set people free. Psalm 146:7, the Lord sets prisoners free. The very message of Christ is freedom. Many forms of it, but freedom. Parents, do not make your home a prison. Kaya tuloy yung ibang mga bata, ayaw umuwi ng bahay. Bakit gabing-gabing-gabing na bago umuwi, ang aga-aga gusto umalis? Siguro hindi masaya sa bahay. Siguro yung mga kabarkada lang nila ang nakikinig sa kanila, doon lang sila bida. Sa bahay, hindi. And one of the most terrible things that can happen is to have a great mother or a great father. Then you live in the shadow of that parent forever. Lalo dito sa Los Baños, ang gigreat ng mga parents natin dito eh. No? Si doktor ganyan, si doktor ganito, si scientist ganyan, na-discover niya kung paano magpapatubo ng kamoting walang ugat. Ito naman, kamatis na walang buto. Kung paano ang makapuno ay pinapaanak. Ang gagaling! E paano kayong mga anak hindi ganon?
what happens? They begin to have a complex. 2 Corinthians 3:17, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Pati mga anak ng pastors, kaya maraming mga anak ng pastors, nagiging problema. Because the church expects the children of pastors to be perfect all the time. There's too much pressure to be perfect. So saan ka bibigay, kailan mo ilalabas yung tunay na ikaw? Tinitiis mo hanggang makakatiis ka, tapos biglang sasabog. No? And then the church begins to feast on such stories about pastors' children. We should be more supportive. It's hard enough to be in the shadow of a great person. Harder still to live in a glass house and be scrutinized by everybody. Kawawa yung mga anak ng mga achievers na oobliga na mag-achieve din. And then in the process, we fail to forget, and we fail to respect their personhood and the way they were composed, created, and empowered by God. Ephesians 3:12, in Him, and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Kung tayo nakakalapit sa Diyos, Creator of heaven and earth, bakit may mga anak hindi makalapit sa magulang? Sobra kasing pedestal. Sobra yung gap. And there's a lot of censure and a lot of rejection if they don't fall into our mold. It's important to set children free. Not free to be just become anything, but free to be what God has designed them to be. So let's accept that not all our children will be scientists. Not all will be artists. Not everybody will be first honor. Not all the mothers will have to keep on going back to the stage every time there's recognition time. Because our children are all different from each other. They're all unique. And it is their uniqueness that makes the world interesting. And it is their uniqueness that makes them interesting. Our role, our duties as parents, is to let that uniqueness come out and blossom and contribute to our nation, contribute to the church, contribute to humanity. You can always be a third-class engineer, but maybe you could be a first-class painter. You can be a third-class accountant, but maybe you can be a first-class whatever. Meron tayong kani-kanyang giftedness. Dapat igalang. And then, of course, a slope, letter P, you guessed it, prayer. Pray for your child. And more than that, pray with your child. Marami namang magulang, pinapanalangin lagi yung anak, kaya lang, hindi naman sila nananalangin magkasama. It's important to pray with your child. Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. So, of course, this is another context, no? These verses. But this can be stretched to apply to what we're trying to say. That you can gather your children or your child and your spouse and you present your request to God together. It's different when children hear you praying. Especially when they hear you praying for them. I know one person who says that one of the strongest influences in his life was the verbalized prayers of his mother that he heard. Colossians 4:2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Kaya mahalaga sa pamilya, meron kayong time to pray together. Ideally, every day. If you cannot be ideal, at least you can still be good. At least once a week or as often as possible. But there must be prayer together. So what do you pray for? Pray for errors in parenting already committed. Kasi baka may magsasabi, eh ngayon ko lang naman narinig na don't show favoritism eh. Kasi ang nanay ko may favorite, ang lola ko may favorite. It's a tradition in our family. So nangyari na, may error na pala. Pray. Pray for God's repair and restoration. Also pray for errors that may still be committed. And pray for protection from satanic deception, influence, and control. Both for the child and for yourself. Ang laki-laki ng ating pananagutan, alam nyo, napakarami kong taong nakita na sira. Ang sumira, magulang. Hindi naman sinadya ng magulang. Sino ba naman magulang ang gigising isang araw? Of course, no parent would wake up one day and say, I will destroy my child. But sometimes unknowingly, we do it. Nasisira yung personalidad ng bata. Lagi na lang siyang kulang, lagi na lang siyang mali.
Nagkakaroon siya ng mga inferiority complex. Lalong-lalo kung paborito yung isa niyang kapatid. Grabing complex ang nangyayari. Parents should come together and pray a lot. What else? Sa ating slope, last letter. Example. Be a good example to your children. Sabi nung Proverbs 22 verse 6, ay ano? Train up a child in the way he should go. And then somebody twisted it a little bit, but be sure that you go that way yourself. You don't tell children where to go, you go yourself. And show them that it works. Hindi mo pwedeng sabihin sa anak mo na kailangan masipag ka, tapos ang tamad mo. Kailangan magalang ka, tapos hindi ka magalang. We go that way ourselves. 1 Corinthians 11:1, Paul said, follow my example as I follow the example of Christ. It takes someone very honest to say, follow my example. Someone very true to say that. 1 Timothy 4:12, sabi ni Paul kay Timothy as a leader, don't let anyone look down on you because you are young. But set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. And if our spiritual fathers are mandated to set good examples, our biological mothers and fathers are all the more mandated to do that because we stay with our children. Kaya nga si Jose Rizal, nung sumulat siya sa mga women of Malolos, because the women were forbidden by the Spanish authorities to learn Spanish, but the women wanted to learn so that they could teach their children and they will stop becoming slaves. When the parish priest of Malolos did not permit these women, they petitioned the governor general. They wrote the governor general and they got what they wanted. So Jose Rizal wrote them a letter to the women of Malolos. And he said, it is highly commendable that you are doing this. Because mothers that have slave mentality will only rear children that will become slaves also. Kasi by example, we give gifts to our children. We give them gifts of good schooling, gifts of clothes, of toys, of gadgetry, electronics, whatever. But don't forget to give one of the greatest gifts, the gift of a good example. The youth need the gift of a good example because the youth is already disillusioned because there seems to be no connection between lofty and noble ideals and reality. Parang hindi na totoo yung kabutihan tapos hindi mo naman nakikita sa totoong buhay yung honesty, yung goodness. Parang crime pays. Parang shortcuts will give you what you want. Don't follow the rules and you will be ahead. Parang yan ang nakikita ngayon ng lahat ng tao. Be corrupt and you will be rich. That's why we need to give the children the gift of a good example for them to see, to know, and to prove to themselves that the ideals of the Bible, that the ideals of godliness are doable and that they are in fact effective. Kailangan nakikita nilang totoo na kahit hindi tayo dumami yung pera, hindi tayo gagawa ng masama, they've got to see it at work. Because there's very little of that you can see around. Yung mga bata tuloy, ayaw na nila maniwala sa mga quotations, sa mga verses, sa mga philosophies. Sabi nila, pang libro lang yan. Hindi yan pang totoong buhay. That's why we got to give them the gift of a good example. Be an example to your children in love and in loving. In openness. In prayerfulness. In good behavior. And, especially, be a good example to your children in forgiveness. In forgiving others. Kailangan makita ng mga anak niyo sa inyo na marunong kayo magpatawad. Dahil baka hindi natin alam na may mga pagkukulang tayo sa kanila, may mga sama sila ng loob at galit din sa atin, kailangan din nating mapatawad tayo nila. Don't burn the bridge over which you too must pass. The bridge of forgiveness. If we allow the children to see us forgiving people around us, they will learn to forgive. And again, this is one of the finest gifts that you can give to them, to teach them how to forgive. You know why? Because there is so much to forgive in one lifetime. So many people to forgive. People wrong us intentionally or unintentionally. And if you are not equipped to forgive, if you don't know how to forgive, you will be
living a terrible, miserable, bitter life. There are many cases where the only way out is forgiveness. Because people don't want to be corrected. They don't want to be rectified. They don't want to backtrack. They don't want to be reformed. They don't want to be restored. So what do you do with such people? If you cannot forgive them, what will you do? You will forever be angry. At pagka ikaw ay laging galit, talo ka. Kaya tinuturo ng Diyos, forgive. How can you hurt somebody who forgives? You nearly cannot. Probably you can only for a while. When the person forgives, the person is free. The only way to be free is to forgive. Because every person that you do not forgive becomes your master. Because the idea of unforgiveness is a prison. Hindi ka sumaya, hindi ka makalaya. Pag naaalala mo yung taong naiinis ka nung bata ka, yung naapektuhan ka, nasisira ang diskarte mo sa buhay, nagkakasala ka pa, lugi-lugi ka na. Teach children to forgive by forgiving them. And by letting them see how we forgive people around us. We teach people good citizenship. It is one of the challenges of parents to rear a generation of patriots, of people who love their country. Na pag-iwanan na tayo ng lahat yata ng country sa Asia, dati unang-una tayo, na pag-iwanan na tayong lahat. Dati yung mga Thai nagpupunta dito para mag-aral ng food processing, ng agriculture. Ngayon, ang agricultural products nila, talong-talo tayo everywhere. Pati patis, ini-import na natin from Thailand. Naiwan na tayo ng Malaysia kahit malang sa paggawa ng polo o ng Indonesia. Anong dahilan? The Filipino is a very good relative, probably the best relative on earth. The Filipino is a very good friend, probably one of the best friends on earth. But the Filipino is still to become a good citizen. Yung love for country, love for the community. Hindi yung basta masaya kami ng asawa ko, ng nanay ko, lola ko, to hell with everybody. Kailangan natin silang turuan nun kasi kawawa naman ang ating bayan na lampas-lampasan na ng lahat. Ang tatalino naman ng mga Pilipino. Person to person, we can stand up to anybody on earth. Pero bakit country to country, kulelat tayo? Malapit na tayong malampasan ng Marlboro country. Wala na yatang country hindi makakalampas dito. Dahil kulang ng pag-ibig sa bayan ang mga kabataan. Paano? Kababata pa lang, kakausapin na natin foreign language agad. Ipinagmamalaki, I need a tutor in Filipino. No? Anong uri ng mga citizen ang pinapalaki natin? Walang pag-ibig sa bayan. Kanino niya iaalay ang kanyang karunungan, ang kanyang galing sa bayan ng may bayan, sa ibang bayan? Ang number one ambisyon, takasan ng bayan niya. Ano na tayo? Good citizenship. Kailangan niyo ipakita ang pag-ibig niyo sa bayan sa inyong mga anak. And of course, we teach them good professionalism, civility, behavior, conduct. Yan ang kulang ngayon ay yung good manners and right conduct. Buti pa nung araw, umabot pa ako dyan. Sino sa inyong umabot sa GMRC? O amin na. O marami naman pala tayong mga ka-carbon dates. Mga kagandahang asal. Aanuhin mo ang karunungan kung magaspang ang ugali. Kailangan character before knowledge. Knowledge is important, but it becomes a poison when you have no character. Mahalaga. Raising children is like negotiating a slope. Huwag naman kayo masyadong serious sa slope, pinadali lang natin para matandaan. So when you remember this day, you think of slope. Be diligent, be strong, and be careful. Remember, you can only pass this way once. The impressions we make on our children will have a great bearing on what they can be or what they cannot be. Nawa tulungan tayo ng Panginoon na maging mga mabuting magulang. Kahit tayo may mga kakulangan, patuloy din tayong lumago sa Panginoon at maibigay natin the best that we can ever because this is our duty to God, to our country, and most importantly, to our child. Mabuhay po kayo.